lahat ng second survey, doon ang first yung LD namin dyan, parang sa PC Hill, sa parang nung nagkaroon ng briefing na may mga nakadepensa na yung mga MI doon sa may papuntang Langkong. So nearest in the parang camp sa PC Hill. So yung bababa na kami, umikot lang kami mga almost mga 500 meters paikot. Nandun, nagkakandak na sila ng yung nandun na yung mga grupo ng MI. So medyo namidpid na sa dalan, tapos umakyat kami. Pagpasok doon sa mga dalin sa highway, mga 25 meters, yun pala, nandun na yung mga kalaban, nakaplastar. Nagkaroon ng engagement, mga firefight, estimated mga 9:30 to 10, hanggang umabot ng maghapon ang bakbakan. So, hindi agad na naka-move dahil may naka-engage na kami diyan sa may eskolahan sa mga almost 500 meters galing sa posisyon namin sa hanggang sa may eskolahan sa elementary school ng Langkong. So doon mo ang pwersa ng mga imay rin. So nagkaroon ng engagement par fight. Yung sniper team, ako ang nagdala, kinuha ko yung high ground para makasupport doon sa operating troops doon sa line company. So doon na disgrace sa si late Paler, siya ang company commander ng isang kumpanya, yung isang bali two teams ang nadali sa grupo namin. Kasama na yung platoon sergeant. Yung na-DCS. Nakuha ng DCS. Taga Carmin. So, yung na-clear na yung parte sa area ng Langkong, na-clear na namin, pursuit kami papuntang Sarmiento. Pagpunta na yung Sarmiento, nakuha na namin yung along the highway, nagtakbuhan na yung kalaban, papasok na dun sa main camp ni sa bahay na ni Murad dyan sa Sarmiento. Yun ang pinaka stronghold nila. So dun kami nakalink dun sa Marine. Dun nagdraping si General Tudusio na saan yung mag-approach yung ranger dito, yung gusto ng second BLT ng Marine na kami ang mabadi nila. So iba yung objective nila, di kami ang nagiging main effort yung last briefing na papasok na sa Sarmiento hanggang papasok ng Camp Abu Bakar. So sa Sarmiento pa lang nag-move na kami, firefight na, engage, maraming mga bunkers, mga kawayanan, mga high ground, hindi mga pasok-pasok agad yung tropa. Tropa ng Marine, maraming nanidisgrasya. Tropa ng mga Army, mga IB, maraming na rin na nakalas ang buhay, nagsugal ng buhay. Sa Ranger, mayroon din sa aming grupo. So sa sniper, ako ang nagdala sa sniper, palagi akong advance para makapenetrate yung operating troops ng ranger. So kinuha ko yung high ground na pinipick up namin hanggang umatras, nakapasok na yung main effort. Ang nangyari sa amin bilang sniper group, na inuuna muna namin yung high ground dahil kung in kaso man mayroong casualty, konti lang, hindi maano yung grupo ng main effort ng ranger. So advance kami, occupy high ground, spotting, pag may kalaban, relay dun sa main effort,
na kung ang kalaban nasa right side, kung saan yung direksyon ng putok namin, yun ang direksyon ng kalaban. So, pag putok namin doon na nasa high ground kami, doon na magmo-move yung ranger ng Second Reserve. Papasok na yan doon. Hanggang nagka-inkwentro doon sa may high ground, may hill. Nakalimutan ko yung hill na yun. Dalawang hill, parang sinasabi nilang suso. Parang suso ba? Kasi nag-intact ng dalawa, nagkadikit ng bundok. Nandun yung sa yung mga MI, nandun yung ibang grupo. May mga, ang ginawa namin, mga counter-sniper. Kasi may mga sniper din silang yung mga MI. So hanggang nakuha namin yung bahay ni Murad. Yung pagpasok namin sa bahay ni Murad, kung hindi yung sa airstrike kanyon, yung APC, yun ang nakakatulong ng sa ranger. Ibig sabihin, kung wala yan, sila kawawa ang sundalo. Kung wala yung armor, yung airstrike, kanyon fire support, kung wala yan, mahirapan yung ang ating sundalo sa ground. Pero sa awa ng Diyos, na yung nakuha na yung kampo ni Murad dyan sa Sarmiento, hanggang estimate ko doon mga sobra isang buwan bago nakuha yung kampo ni Murad dyan sa Sarmiento. So nag-backtrack kami, dumaan na naman kami sa may Barira, Barangay Barira. Doon kami naglusot, nag-rest kami doon mga 3 days, then move, papasok na sa Camp Jaguar. Pagdating namin sa Camp Jaguar, maraming bahayan, maraming naiwan ng mga gamit-gamit, pero walang tao. Yung pala, nasa high ground na sila, naka-primitir. Inintay lang nila yung papasok namin sa Jaguar. Kasi nag-crossing yun eh. Jaguar, papuntang Abu Bakar. Hindi ka makapunta sa Camp Abu Bakar kundi dadaan ka sa Camp Jaguar. Yun ang parang post nila, yung Camp Jaguar. Hindi ka rin makapasok doon sa Camp Vietnam kundi mo maklear yung Abu Bakar. So yun ang pinakadepensa nila ng yung kampo na tatlong kampo nga nakuha ng Amporses. So bilang ranger, kami ang main effort doon sa during the time sa operation, conducting operation in, papuntang hanggang na capture na natin yung kampo, sa tatlong kampo na yan. Yung mga high ground, yun ang pinaka-depensa nila. So ang ginawa yung tropa ng ranger tsaka tropa ng IB, 15 IB, 57 IB, sila nag mapping operation din sila kasi maraming naiwan yung mga 50 caliber, maraming na-recover mga unit, mga armas na naiwanan nila ng MI. Yung 15 IB, may nakakuha silang mga armas malaking high power din, ang 57 sa ranger, may nakuha din kami 50 caliber, mga malalaking pwersa na ginagamit na naiwanan ng kalaban. Dalawang 50 caliber na kuha namin sa kalaban, sa MI. So, na-paralyze na sila. So, yung mga high ground, hindi ko inawanan yung mga snipers. Nakababa lang ako, kung tatawagin ako ng batalyong commander ko under ni Colonel Marcos. Kasi si Colonel Cubales, yung time na yung papasok doon sa from Langkong hanggang Sarmiento, from Barira, Sarmiento, kasi babalik-balik lang kami. Kasi yung wave ng kalaban, pag naka-engage, tatawid naman sa kabila. So, ang parang nagkaroon ng leapfrogged method ang operation, concept of operation. So, pagdating doon sa Sarmiento, yung medyo na-clear na yung Sarmiento, napalitan si Colonel Cubales ni Colonel Marcos. So, yung time na yon,
nagpagpasok namin sa kampo ng Camp Jaguar, si Marcos na ang nagiging battalion commander namin. So, maganda naman yung doktrina ng ranger. So, awa ng Diyos, yung total casualty siguro sa amin lahat, kukunti lang. Yung namatay, kukunti lang. Mabilang siguro, hindi naman na maraming patay sa amin. Yung time na lang yung na-sandwich, yung late paler, yung primerong pasok sa langkong. Pramatanog, wala. Doon sa langkong, doon sa nadali. Ibig sabihin, na-surprise lang movement ba? Yung sa analysis ko, alam mo, parang mayroon yung mga spatter dyan, kasi dyan sa PC Hill, yung mga Muslim brother natin dyan na ibang mga police, may connection sila sa MI. Kaya pag silang pumasok, walang mangyari sa kanila. Pag army pumasok, may mangyari. Ibig sabihin, hindi sila kalaban. One-sided sila dun sa kabila. Yung assessment ko, mayroon dyan na mga police na Muslim, silang ginaging agent sa MI. Kasi lahat ng movement ng... Bakit nalaman nila yung movement ng ranger, ng kalaban? Kasi yung move na yun, surprise man sana yung mag-move namin. Hanggang naabutan ng umaga, doon naka-engage mga pangyayari kay Late Paler. Yung kay Pansan, kay Major Manzano? Kay Captain Manzano, doon sa Jaguar na kami, yung nakapasok namin sa paahan ng Jaguar, Camp Jaguar, may mga bahay-bahay. So, nag-istanto muna kami almost mga 10 minutes, briefing, observed sa area. Kasi nasa yung inalanin namin yung armor, yung EPC. Dalawang EPC sa amin, nag-back up. So, baka malanmayan yung EPC. Pinaano namin yung high ground. So, yung nangyari, yung nagkaroon ng brief, yung short briefing, dahil nagpahinga. Sa nilita, sa Ranger 10 pa, yung istanto. Nag-istanto kami, umuros mga 5 minutes to 10 minutes. Ngayon, yung ibang tropa, dahil nagkumpiyansa, sinunog niya yung mga bahay-bahay, yung mga kubo-kubo. Nagalit pa nga ako eh, bakit yung sinunog yan? Paano yan kung mag-ulan-ulan? O kaya, dali tayo ma-identify na nandito tayo sa ira. Ang kalaban na sa paligid lang. Yun ang sinabi ko dun sa tropa. O sige, sabi ko, first company, 9 company, o 7 company, iskimister kayo dyan. Baka mamaya, huwag kayong kumpul-kumpul. Baka may magputukan. Inintay lang pala kami, yung makamove, papunta dun sa crossing, papuntang Abu Bakar, nandun sila sa high ground. Yung ako, dahil naka-estanto sila, nag-recon-recon ako, makita ko sa high ground, nag-recon-recon ko, may bumaba. Doon ko nasipat, akala ko Amerikano, matangkad, mga estimate height noon, mga 6'2 o 6'4, matangkad, bata pa, mga 24 years old. Ang labas doon sa amin, nangyari, dalawa kami, parang meeting engagement. Eh, naka-sling ako sa importin. Kinamay ko, come here. Kasi pag-spot kong ganyan, kala ko Amerikano, di, nag-English ako, come here. Naka-yuko siya. Pag ganyan, bigla siya nag-aim. Book, putok, hindi nagputok. Chamber, 3 times siya nag-chamber. Yung hindi pumutok yung baril niya, ibinaba, nag-unsap sa akin. Pero, wounded siya. Gitiwasan na lang. Bumaba siya.